Medyo lumig, lumig. Woo! Ganon. Anong tawag na dun? Shalom everyone, I'm Daniel and for today's video, I'm gonna do a 10 facts about me. No, kaya naman ngayon, I'm so excited, ipakilala ko, introduce ko yung life ko, yung sarili ko sa inyo. So, tropa-tropa tayo ngayon, kaya let's start! Okay, my first fact about me is yung full name ko po. Ako po si Mr. Daniel Moniz Vergara. So, Moniz po yung nanay ko. Vergara naman yung tatay ko. Yung papa ko, Tagalite talaga siya. Yung mama ko, Tagalito. And yung pangalan ko, Daniel, nakuha sa Bible. No? Yung, pero alam mo ako yung tinipid sa aming magkakapatid. Tadlo po kami magkakapatid. No? Pero ako po yung bunso and ako yung tinipid talaga sa pangalan. Yung pangalan ng mga kapatid ko, tatlo-tatlo yung pangalan nila, Mark, Carl, Michael. Ayun. Okay naman yung ate ko, Hazel, Jane, 'di ba? Pero ako tinamad na siguro ang nanay ko na mag-isip. Yun na lang sa Bible, makita na lang baka pagkabuklat ng Bible, Daniel na una nila nakita. Daniel na rin yung pangalan ko. Ayun. So, ayun, pero maganda, masaya ako sa pangalan ko, Daniel, kasi galing sa Bible. Ayun. And pangalawa, is yung age ko po. Ayan. So, ako po ngayon ay 20 years old na. Ayan. Pinanganak po ako noong June 9, 2001. So, 20 years old na tayo. Tumatanda na. Pero hindi naman masyadong tumatanda. Pero nasa exploring age pa tayo. Exploring. Kailangan pa natin mag-explore. Mahilig tayo mag-explore. Kung ano-ano explore yan. Baka naman anong bang, baka masamang explore yan ah. Hindi. So, yun. 20 years old na tayo. Kaya sana mag-mature na tayo. Mag-mature. Pangatlong bagay about sa akin ay yun, mahilig po akong kumanta. Yan, mahilig tayong kumanta. Ganon. 'Di ba? Mahilig po akong umawit at sumasali na rin po. Sumali na po ako sa isang amateur singing contest. Yan. Wow. And yun, praise God, nanalo tayo. Noong 2017, nakuha ko po yung title ng Singing Idol 2017 dito po sa amin. Dito lang, bari-baryo lang. Pero ang nakakatuwa lang doon is yung isa sa kalaban ko noon ay dito kami mismo sa bahay nag-practice. So, friendly competition talaga siya. Pero natutuwa ako kasi still, nakuha ko pa rin yung title. No? And isa rin sa dahilan kung bakit ako mahilig kumanta kasi gusto ko rin ipong ipagamit yung talent ko sa Panginoon. Sa ministry, especially sa worship team, sa pag-worship, pag-lead ng worship. And glory to God, ginagamit tayo, ginamit ako ng Panginoon. I'm a song leader sa church po namin. I'm also a band leader po sa church namin. Pero alam niyo po, I am nothing kapag wala po si Lord sa akin. Wala rin po akong katalent-talent kung wala naman talaga si Lord sa akin. In the first place, lahat po ng talent natin galing kay Lord. Kaya, all glory belongs to Him. Okay. Ang apat. So, ako po ay, halata naman, extrovert. Extrovert po ako. Hindi pa naman ako nagpapakonsulta sa isang mas professional na tao kung para ma-identify kung ano ba ako, introvert or extrovert. Pero marami nang mga nagsasabi na mga kaibigan ko na extrovert talaga ako. And I know, sarili ko na talaga na ako yung tipong, gusto mo ko nang may kasama talaga. Ano? Ay, hindi managwalwal. Ano ba yung Tagalog ng walwal na? Managpasyar? Managlabas. Ayan, lagi po akong lumalabas. Ayan. Na lagi kong gustong kasama yung mga kaibigan ko, ganyan. And ako po yung tipo rin na ako yung unang gagawa ng topic or magpo-first move sa isang tao kahit hindi kita kilala or kahit ngayon lang tayo nagkita, ako yung magpapa-feeling close talaga, no? Hello, kamusta ka? Ano nga? Ako si Daniel, ganyan. Kahit kapag nakasakayan kita sa ano or nakasakayan ng pangit. Nakasabayan kita sa bus or sa tricycle. Basta ako yung unang magpa-phrase mo. Hello, kamusta? Ako si Daniel, kahit pa-feeling close lang, no? Yun. Gusto ko rin, talkative talaga akong tao.
Pero syempre, nilulugar ko naman, ano ba 'yan? Syempre kung kailangan mo talagang maging formal lalo sa school, no? Akala na siguro mga classmate ko akala nila ano eh tahimik or ano ba 'yan, formal ako magsalita o kaya naman yung parang pinipili ko lang yung mga kaibigan. Pero hindi, talaga sa totoong buhay, talaga marami pa akong kaibigan. Yan, marami po akong, lalo sa church, mga ka-churchmate ko. So, panglima na tayo. Ito, sorry, baka maraming ma-disappoint sa akin. Ito po, panglima, ayaw ko po ng gulay. Hindi naman sa lahat, pero ayaw ko ng gulay, pero gusto ko rin ng gulay. Ay, ayaw ko ng gulay, pero hindi lahat kinakain ko. Paano ba? Ayaw ko talaga ng gulay. Sorry, pero hindi talaga ako kumakain ng gulay. Pero meron yung mga gulay na kinakain ko. Meron yung mga piling gulay lang na kinakain ko. At depende yun sa luto. Yan. Kaya si mama ko ni-stress sa akin eh. Kasi hindi ako kumakain ng gulay. Kasi sabi niya, pinag-pray pala niya kung bakit Daniel yung pangalan ko is. Si Daniel daw kasi sa Bible, mahilig sa gulay. Ayan, kaya yun. Ito ako eh. Diba? Wala, ayoko rin talaga ng gulay. Ako ng ampalaya, okra, mga ganyan. Pero kumakain ako ng ibang gulay like carrots, diba? Patatas, ganyan. Kasi patatas, kumakain ako ng french fries. O patatas, diba? Okay naman kamatis. And kumakain naman tayo ng ganyan. Hindi lang yung mga medyo ayoko ng mapait, ayoko ng medyo malagkit, ganyan. Pero saluyot kumakain ako. Gusto ko yung saluyot. Pero ewan ko bakit yung okra ayaw ko. Yan. So yun, ayaw ko ng gulay. Sorry po. Yan na lang. Pang-anim na ba tayo? Okay, pang-anim. Ito, ang fear ko po ay dilim. May fear po ako sa dilim. Pero hindi naman ganun katakot-takot. Pero may fear po talaga din ako pag, like, pag nag-brown out na lang bigla eh. Medyo, ayun, ayaw ko. Gusto kong, kaya kapag kasama kitang nag-brown out o kaya kasama kita sa dilim, kuwawa yung damit mo. Nakahawak na ako sa likod mo ng ganito. Yan. Nakahawak na ako sa'yo. Yan. Humahawak talaga ako sa damit kapag ayaw ko kasing mag-isa sa dilim. And pangalawang ayaw ko is dugo. Ayaw ko ng dugo. Kumakain ako ng dugo dati. Pero yung makakita ko mismo ng dugo, like aksidente, ganyan, medyo mapaparalyze. Parang hindi ka makakagalaw. Hindi ako makakagalaw eh. Kapag nakakita ko ng dugo o kaya naman nakaamoy. Parang pipikit na lang ako kasi hindi ako gumagalaw. Parang ganun. Ganun lang yung reaction ko kapag nakakita ako ng dugo. Diba? Ayaw mo sa dugo. Ganun. Ayun. Ayaw ko sa diliman. Ayaw ko sa dugo. Okay. Pang pito. 7. Fact about me. Kumukuha po ako ng course ng bachelor. Wow. Bachelor of secondary education. Yan. Education po ang kinukuha ko, hindi lang halata, pero education po talaga gusto ko maging teacher. And pinag-pray ko po talaga tong course na to kasi sabi ko kay Lord, bigyan mo po ako Panginoon ng course na hindi lang isang profession, kundi magagamit ko rin siya sa ministry. Magagamit ko siya sa simbahan, sa paglago ng simbahan. And ayun nga, yung teaching, education na course is thank God kasi dito rin na-enhance yung, alam mo yun, communication skill mo. Nagagamit mo rin siya sa pagtuturo mo sa mga kabataan, ganyan. And niloob nga ng Panginoon. And hopefully, makagraduate tayo. No? Third year college na po ako na kumukuha ng education course. And ang major ko po ay, nila nakakahiya, pero ang major ko po ay, hindi lang halata sa akin, pero ang major ko po ay English. English na talagang wala din naman, hindi din naman magaling mag-English. Pero please, sana huwag niyong ma-misinterpret yung kapag yung tao kumukuha na ng English, magaling na sa English. So, parang nagbibigay po siya ng pressure po sa amin, mga English major, na dapat kapag English major ka, dapat magaling ka talaga magsalita ng English, dapat fluent kang magsalita, ganyan. Hindi naman lahat, hindi naman anytime kailangan mo mag-speak ng English fluently. So, ako nga average lang tayo. Nag-English naman ako, pero kapag sa school, sa klase lang, sa mga, kung kailangan lang. Ayun, so, ayun naman ang career na tinatahak ko. So, pang-8 ay, ito naman, magastos ako pagdating sa ibang tao. Totoo po yan. Magastos po talaga ako pagdating sa ibang tao. Siguro pag sa akin,
hindi pag mga may bibilihin ako, parang hindi naman hindi ganun naka-joy yung nararanasan ko eh. Pero kapag alam mo yun, kapag nakakalibre ka ng ibang tao, nailibre mo rin yung mga kaibigan mo, mga inaalagaan mo sa church, makita mo sila na masaya dahil sa pagkain, kahit maliit na pagkain yan, simpleng pagkain lang yun, simpleng bagay na maibigay mo sa kanila, iba yung joy kasi yung nararanasan ko. Parang ay wow! Parang ay, oh, ang saya, masayang magbigay. Sabi nga, the more you receive, the more you give, mas marami pong blessing ang darating sa'yo. Pero hindi ko naman ina-afteran pa rin yung blessing. Hindi ko laging tinitingnan yung blessing. Pero ang tinitingnan ko is yung makatulong ka ng, sa ibang tao. Yung joy din na ma-experience mo habang nagbibigay ka sa ibang tao. Ayan, so, kulipot ako sa sarili ko pero sa ibang tao hindi. Ayan. So, next. Kaya ko pong mag-iba ng boses, no? Kaya kong iba. Iniiba ko kasi yung boses ko pagdating sa... For example, itong video na to, ganito yung boses ko, medyo mababa, ganyan. Medyo mabuo. Ganyan. O kaya naman, diba, ganon pag mga ganyang mga vlogs, mga ang kaharap ko, ganyan. Or ginagamit kong voice is mas mababa kapag mga vlogs. Pero pagdating sa school, medyo mas buo pa. Dapat mas professional, dapat mas ano tawag doon. Volumatic tuloy. Pero, anong tawag na dun? Medyo dapat professional. Kailangan mong maging professional na sumagot. Hello, everyone. Wow, medyo lumig. Pero pag mga friends ko naman, medyo talagang, mataas yung boses ko kapag mga friends naman yung naka, hello. Kailangan medyo mataas yung boses na ginagamit ko. Kaya nag-iiba ako ng boses nito. Hello! Ganyan, diba? Talagang flexible tayo, gift nyo. Ayun, diba? May gift tayong ganun. Flexible tayo sa voice natin. Hindi sa pagiging plastic naman, no? Na kung ano yung gagamitin ko, nagiging plastic ako, hindi ako nagpapakatotoo sa sarili ko. Pero ganun talaga ako. Sabi ng mga ibang mga ka-churchmate ko or mga friends ko na, bakit yung pagdating daw sa mga videos ko, medyo iba yung boses na ginagamit ko. Ikaw ba yan talaga, Daniel? Mga ganyan yung mga feedback nila sa akin kapag napapanood nila yung mga vlogs ko, yung mga videos ko, ganyan. Or even mga song cover ko, ganyan. Nag-iba yung boses mo, Daniel. Parang hindi sila komportable na makarinig ng ganun. Kasi kapag ako, makikipagsalita sa kanila, medyo mataas talaga yung voice ko sa kanila na singkit, na medyo, alam mo yun, medyo ipit, ganun. Yun yung boses ko. So, ayun. And lastly is, sabi daw ng mga kaibigan ko na, ang clingy ko daw. Pero, oo, touchy-touchy ako minsan. Lalo na kapag komportable ka na talaga sa akin, medyo talagang touchy. Pero ang pangit, no? Pero gusto ko tanggalin din sa sarili ko yun na, syempre, kailangan alam mo yung limitation mo, no? Kasi minsan ako, niyakap na lang din ako ng ibang tao. Kasi lalo na pag natutuwa ako sa tango, uy, ano, nakaka-proud ka naman! Ganyan, mapababae, mapalalaki, diba? Pero, no, ang pangit talaga. Sinabihan na ako ng pastor ko dyan na huwag kang masyadong touchy or huwag kang masyadong sweet, huwag kang masyadong clingy. Pero, ayun, ayaw ko rin, hindi, kailangan ko din talagang i-balance, kumaga, tanggalin din mga pagiging ganun ko. Ang pangit kasi talaga ng clingy, no? Pero ganun din ako na nakikita nila. Pero, mga garot, tanggalin natin yun. Yun. Sana naman nakilala nyo na talaga ako. Yan. And, sana, pag nakita tayo sa personal, diba, usap-usap din tayo, ganyan. Kain tayo sa labas, ganyan. Makita nyo ako. So, ayun lang naman. Sana natuwa kayo. Sana nakilala nyo talaga ako bilang isang tao, isang individual, bilang isang, syempre, isang anak ng Diyos. Yan ang pinaka-importante. Bilang isang Kristiyano. No? And, see you on my next episode. And, mag-uusap naman tayo ng masinsinan about ministry, about your spiritual growth. Yan ang mga masasarap pag-usapan eh. Mas palilib tayo sa relasyon natin sa Panginoon. More Bible, more of Christ. No? So, see you guys and God bless everyone. Thank you for watching.